Ilagay mo lamang ito sa iyong wallet at mag-uumapaw ang blessings na darating sa inyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay sana namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mo disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ngayon ituturo ko sa inyo ang isang simpleng papel lamang na kung saan ilalagay natin ito sa loob ng ating wallet upang mag-uumapaw ang blessings na darating sa inyo. Ito ay sobrang napakasimple lamang ngunit napaka-epektibo na kung saan isa sa mga ginagamit ko upang hindi ako nauubusan ng laman ng aking wallet o kahit sa ano pa mang pamamaraan. And syempre, hindi natin ito magagawa kung hindi tayo nagsisikap. Dapat din ay may pagsisikap din tayo habang or gumagawa tayo ng pampaswerte dahil hindi magkakalaman ang ating wallet kung hindi tayo nagsisikap. Dapat din ay may pagsisikap din tayo upang mabilis itong magkalaman ang ating wallet. At kahit sino ay pwedeng gumawa nito, pwedeng may trabaho, walang negosyo, nasa bahay lamang, or kahit paman ano ang estado ng buhay mo. So, pwedeng-pwede ninyo itong gagawin. So, ang kailangan lamang natin dito is kailangan natin dito ng isang papel, kailangan natin dito ng panulat, at kailangan din natin ng 8 butil ng bigas. So, 8 butil po ng bigas ang ating kakailanganin. And pumili tayo ng butil ng bigas na malulusog. Dapat po ay malulusog na butil na bigas ang ating gagamitin. And ayun, bago natin gagawin ang isang ritual, dapat ay sa gabi pa lamang ay iniisip na natin kung ano ang gusto nating hilingin. Dapat pinaghandaan na natin ang ating mga kahilingan bago natin gagawin ang isang ritual. And kailangan hindi ka bad trip, walang gumugulo sa inyong isipan dahil minsan kapag gumagawa tayo ng isang spell tapos bad trip tayo and hindi tayo makakapagpagana ng isang ritual kapag bad trip tayo. Dapat ay maganda ang ating nasa puso and isipan, yung tipong wala talaga tayong iniisip na mga problema. So, ayun, ang gagawin lamang natin dito kung handa ka na, kapag wala ka ng ibang iniisip, so pwedeng-pwede mo nang umpisahan ang paggawa ng ritual. So, sa paggawa natin dito sa papel, so kung nakikita ninyo ito, is ayan, magsulat lamang tayo ng tatlong numero ng 888. So, tatlong numero po ang ating isulat and kung nakikita ninyo yung bilog, bilugan ninyo or magbilog kayo ng 8 beses din na paulit-ulit. Dahil ang 8, kung sa alam ko naman na maraming nakakaalam na ang 8 ay swerte talaga. Kaya naman, bilugan nyo lamang ito ng 8 beses din. Yung number na tatlong number na 888. And again, bilugan mo ito. At ngayon, kapag naibilugan mo na ito, ang gagawin mo, yung sinabi kong 8 butil ng bigas, malulusog na bigas, 8 butil at ilagay mo dito sa gitna. Ilagay mo dito sa gitna ng bilog na kung saan nakasulat itong numerong ito. So, 8 butil at pagkatapos nun ay itupi mo lamang ito ng papunta sa inyo. So, kailangan na yung bigas ay hindi matapon. Kailangan hindi matapon yung bigas.
And ayun, kapag halimbawa ganito na, dahil yung bigas is nasa loob ng papel, ang gagawin mo ay hawakan mo lamang ito. Hawakan mo lamang ang papel na ito at i-visualize mo ang lahat ng gusto mo. Yung hinanda mong kahilingan yung ng gabi. So, kasi umaga natin ito gagawin, kaya naman sinabi ko sa inyo, dapat ay sa gabi pa lamang ay nakahanda na yung gusto ninyong hilingin. So, hilingin ninyo siya na may taos puso, na kailangan na galing talaga sa inyong puso ang inyong mga kahilingan upang mabilis itong mapatalab and mapagana na kung saan hindi, at huwag ninyong iisipin, dahil sa isang ritual kasi based ng aking experiences, hindi ko kasi iniisip. Kapag gumagawa ako ng ritual, pagkatapos nun ay hindi ko iniisip yung mga hinihiling ko. Yung tipong hindi ko minamadali ang swerte. Kaya naman, ay nagugulat na lamang ako na biglang may darating sa akin na kung saan blessings, na iba't ibang klaseng blessings. Halimbawa ay may nag-offer sa akin na gustong ano, na yung mga properties or mga na yung tipong blessings talaga sa inyo na hindi mo inaasahan. So, bigla-bigla na lamang na kung saan may darating sa inyo na makakatulong sa inyong pamumuhay. So, huwag nyo lang laging isipin talaga kapag gumawa kayo ng isang pampaswerte, dahil kapag ito ay ginawa ninyo, talagang mag-blow yung swerte sa inyo and hindi talaga ninyo mamamalayan na pumasok na pala unti-unti yung blessing sa inyo. Tapos, yung paunti-unti na hindi nyo namamalayan, and then after that na, uy, marami na palang blessings na dumating sa akin na hindi ko namalayan. Marami na pala ako natanggap, marami na pala ako naipon. So, ganun po kapag gumawa kayo ng pampaswerte. Huwag nyo lang madaliin, dahil hindi yan bigla-bigla na dumating, and dahan-dahan yon. Dahan-dahan siyang papasok sa inyo. And hindi ninyo mamamalayan na puno na pala ng laman ang wallet ninyo. So, ganun lang po kasimple ang gumawa ng pampaswerte. So, dapat ang pampaswerte na ito ay ilagay mo ito sa inyong wallet, inhayaan mo, and yung wallet mo ay kunin mo yung laman, like mga resibo, mga credit card. So, linisan mo yan. Wag mong yan. I-separate mo yung mga resibo, mga credit card, ilagay mo lang yung ATM mo na may laman. So, yun lang ang ilagay mo. Huwag kang maglagay din ng IDs. Isiparit mo. Kailangan wallet lamang, pera, at pampaswerte na kung saan ATM na may laman. So, yun ang ilagay mo. Huwag kang maglagay ng mga credit cards, dahil hindi maganda yon sa isang wallet. And hayaan mo lamang siya doon kapag naramdaman mo na na may mga natupad na sa inyong mga hinihiling dito. So, pwede mo na siyang kunin, and kung maaari, ibaon mo na lang ito or itapon mo sa may basurahan. And ayun, gawin ito dapat Tuesday and Friday lamang, at kailangan umaga. Umaga dahil papataas ang araw is tagumpay. So, ayun po. Salamat po sa inyo, at kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo na lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.